Nagsisimula ang pelikula sa Russia, kung saan ang isang pamilya ng tatlo ay nakaupo sa tabi ng ilog, nag-i-enjoy sa kanilang oras. Ang bunso sa kanila, si Sergey Alyosko, ay ipinagmamalaki sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, at inatungkol sa kanya na nasa tuktok ng isang puno nang biglang lumipad ang mga German fighter jet sa itaas. Hiniling ng ina sa kanyang mga anak na mabilis na magtago sa mga palumpong, ngunit sinabi ng anim na taong gulang na hindi siya natatakot at hinampas ang jet gamit ang isang tirador. Sa sorpresa ng lahat, nagawa niyang tamaan ang mga jet at pasabog ang mga ito. Pero kapag lumilingon siya, wala na ang pamilya niya. Nagising si Sergey na natatakot mula sa panaginip at tinawag ang kanyang ina. Maya-maya lang, may kumatok sa pinto niya, sa pag-aakalang ito ay ang kanyang ina. Siya ay tumakbo patungo dito, ngunit isang kapitbahay na babae ay dumating sa takot. Nagpapasalamat siya sa Diyos sa pagpapanatiling buhay sa kanya, at ipinaalam sa kanya na ang kanyang ina at kapatid ay patay na. Ang maliit na bata ay hindi maintindihan kung ano ang kanyang sinasabi, at nais na manatili sa bahay upang hintayin ang kanyang ina. Sinabi sa kanya ng babae na sinalakay sila ng mga Aleman at dapat siyang tumakas. Maya-maya lang, may mga kawal na lumapit sa kanilang bahay. Pinalabas ng babae si Sergey sa bintana, ngunit binaril siya ng patay bago siya makasama. Ang maliit na anim na taong gulang ay ngayon sa kanyang sarili, na walang pamilya at mga kaibigan. Habang tumatakbo si Sergey palayo sa bahay, nakita niya ang buong kapitbahayan na nasusunog sa likuran niya. Tinawag niya ang kanyang ina ng walang kabuluhan, at tumakbo palayo doon. Pagkaraan ng ilang sandali ay napadpad siya sa gitna ng kakahuyan. Ang maliit na bata ay nagsimulang tumawag para sa kanyang ina na pumunta at kumuha sa kanya, dahil siya ay nawala. Nang gabing iyon, nananatili siya sa gubat. Kinaumagahan, nakita namin siyang umiinom ng tubig mula sa isang ilog, nang lapitan siya ng mga sundalo ng kaaway. Si Sergey, na alam na sila ay mapanganib, ay mabilis na nagtago sa loob ng mga ugat ng isang puno. Nagulat siya nang may lumapit na ahas, ngunit hindi umimik o tumakas. Si Sergey ay mas natatakot sa mga sundalo kaysa sa ahas. Ang mga sundalo ay kumakain sa tabi ng ilog at umalis, pagkatapos ay kinuha ni Sergey ang kanilang natirang pagkain, at nilamon ito sa gabi, gayunpaman, sa pagtatapos ng araw, ang maliit na bata ay pagod na pagod. Dalawang araw na siyang walang maayos na pagkain, at naglalakad na walang patutunguhan. Natumba siya habang nahihilo, pero hindi siya tumitigil sa paglalakad. Habang nasa daan, nakakita siya ng mga ligaw na berry, at nilalamon niya ito, ngunit sa sandaling iyon, isang pagsabog ang nangyari sa kanyang likuran, na ikinagulat niya. Nahihilo ang bata, at nagsimulang maghalusinate kung sino ang nasa likod niya. Gayunpaman, kahit na sa ganitong mga kondisyon, siya ay nakatayong matapang at sinabi sa taong mayroon siyang ritwe, at hindi natatakot. Napapikit siya, ngunit nawala ng malay pagkaraan ng ilang sandali. Habang siya ay natutulog, dalawang sundalo ang lumapit sa kanya. Ang eksena ay bumaba sa base ng hukbo ng Russia, kung saan naghihintay si Commander Kuznetsov para sa kanyang mga patrol na sundalo. Pumasok sila kasama ang maliit na bata na sugatan at mahina. Nang sabihin ng mga sundalo na sila ay kakampi niya, bumukas ang bata at nagpakilala. Nagtawanan ng mga sundalo nang makipagkamay ang bata sa commander, na nagmumungkahi na magpakilala rin siya. Ang mga sundalo ay nakaramdam ng pagmamahal sa maliit na bata, at inikot siya sa paligid. Pinainom nila siya ng tubig at pinapakain. Kahit na ang malamig na commander ay nag-aalaga sa bata. Isang nurse na nagngangalang Katya ang nagbihis ng mga sugat ni Sergey. At nabighani rin sa kanyang personalidad. Hiniling ng bata sa kanya na gumuhit ng tangke sa kanyang mga sugat dahil gusto niyang maging sundalo kapag siya ay lumaki. Kahit na ang mga nasugatang sundalo ay nakikipag-usap sa bata at gumaan ang pakiramdam. Si Sergey ay nabighani sa baril ng commander at sa kanyang pangkat. Sinasagot din ng komandante ang lahat ng tanong ng batang lalaki, at hinayaan siyang maglaro gamit ang kanyang honorary pistol. Pagkatapos may labas ang mga bala, ipinakita sa kanya ni Sergey ang tangke na iginuhit sa kanyang tiyan. At ipinagmamalaki ang pagiging isang sundalo mismo. Mabilis na gumaling ang bata. Hiniling ng nurse na si Katya sa komandante na hayaan ang bata na manatili sa batalyon, ngunit hindi siya sumang-ayon, na sinasabing hindi ito magiging ligtas, gusto niyang ipadala si Sergey sa isang ampunan. Ginugol ng mga sundalo ang lahat ng kanilang libreng oras kasama si Sergey. Siya ay binibisita ng marami sa buong araw. Dinadala nila siya ng pagkain na ipinadala ng kanilang mga pamilya mula sa malayo. At hinahayaan pa siyang maglaro sa kanilang mga binokular. Isang araw, pumunta ang isang sundalo sa komandante para hilingin sa kanya na hayaan ang bata na manatili sa batalyon. Ang mga sundalo ay nagkaroon ng malapit na koneksyon sa bata, at iniisip siya bilang kanilang sarili. Ang kanyang presensya ay nag-aalis ng bigat ng digmaan sa kanilang dibdib. Gayunpaman, ang komandante ay naninindigan na ipadala ang bata sa bahay ampunan para sa kanyang sariling kaligtasan. Nang sumunod na araw, sumalakay ang mga kaaway at maraming sundalo ang nasaktan. Isang sasakyan ang dumating para sunduin si Sergey para dalhin siya sa ampunan.
ibinalita ng commander ang balita sa bata, at binigyan siya ng isang kahoy na honorary pistol bilang regalo. Ang bata naman ay niyakap siya, na sinasabing natatakot siya para sa kaligtasan ng commander. Natunaw ang komandante sa kanyang yakap, at nagbabago ang kanyang isip. Hiniling niya kay Sir G na manatili sa mga sundalo bilang kanyang anak. Nang gabing yon, ang mga sundalo ay naghahanap ng maliliit na damit ng sundalo para sa batang lalaki. Sila ay nasa buwan upang manatili si Sir G sa kanila. Ginising ng commander si Sir G at binigay sa kanya ang mga damit. Isinusuot niya ang mga ito at tumatakbo, tila isang tunay na sundalo. Ang iba ay nagsimulang tumawag sa kanya ng kanilang maliit na batang sundalo. Habang tumatakbo ang bata, naglunsad ang mga German ng air attack sa batalyon. Mabilis na dinala ng mga sundalo si Sir G sa isang ligtas na lugar at nilabanan ang iba. Mabilis na lumalaki ang bilang ng mga nasugatang sundalo. Nais ni Sir G na gawing kapaki-pakinabang ang kanyang sarili, kaya nagdadala siya ng tubig sa mga uhaw na sundalo. Pinabasa ng isa sa kanila ang isang liham na ipinadala ng kanyang pamilya dahil may benda siya sa mata. Gustong tumulong ng batang lalaki, ngunit hindi marunong magbasa. Kinuha niya ang liham at sinimulang gawin ang mga bagay na nakasulat dito na sinasabing ligtas ang baka ng sundalo pauwi. Kapag sinabi ng sundalo na wala siyang baka, sinabihan siya ng iba na sumabay sa kwento at tumawa. Binabasa niya ang mga liham ng iba sa parehong paraan at pinapasaya sila. Sa sumunod na eksena, nakita natin si Katya at ang commander na nag-uusap. Ang dalawa ay tila naakit sa isa't isa, ngunit hindi nila ipinagtapat ang kanilang nararamdaman ng maglaon. Sinabi ni Sir G sa commander na siya ay nasa maayos na posisyon sa batalyon at nagsimulang ipakilala ang kanyang sarili bilang isa. Gayunpaman, nakita ng bata ang isa sa istasyon ng sundalo na nawasak mula sa pag-atake. Tinuruan siya ng commander na tanggalin ang kanyang sombrero bilang paggalang sa namatay na sundalo. Kinabukasan, iginiit niya na bigyan siya ng misyon ng commander at binigyan siya ng gawain na ipamahagi ang mga sulat sa mga sundalo. Nakumpleto niya ng mahusay ang kanyang gawain at pinasayaw pa siya ng mga sundalo. Nang sumunod na araw, medyo malayo si Sir G sa base, dala ang kanyang mga binokular. Habang nilalaro niya ito, nakita niya ang paa ng isang tao na gumagalaw mula sa loob ng isang dayami. Nagmamadali siyang bumalik sa batalyon at sinabi sa mga sundalo ang tungkol sa kanyang natuklasan. Ang mga sundalo ay may pag-aalinlangan, ngunit sumama pa rin sa bata. Pagdating nila malapit sa haystack, inalerto sila na makita ang dalawang espiyang Aleman na nagtatago sa ilalim. Ang mga espiya ay inaresto, at ang bata ay pinuri dahil sa kanyang katalinuhan. Nang gabing iyon, ipinakita ng komandante kay Sir G ang mga legal na papeles para sa kanyang pag-aampon. Siya na ngayon ang opisyal na ama ng bata. Alam ni Sir G ang damdamin ng komandante para kay Katya, kaya, upang mabayaran ang kanyang kabaitan, kinuha niya ito upang magtapat sa kanya. Ngunit nakita siya ng dalawa na nakikipag-usap sa ibang lalaki, at maling ipinapalagay na interesado siya sa iba. Ang base ay inatak muli ng mga Aleman. Sa pagkakataong ito, tinutulungan ni Sir G ang mga sundalo ng buong lakas sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bala sa mga sundalo sa frontline, ngunit inutusan siya ng mga sundalo doon na bumalik sa shed dahil masyadong mapanganib sa labas. Pagdating niya sa shed, nakita niya ang commander at ang iba pa na nagpapanik dahil nawala ang koneksyon ng telepono sa koronel. Isang sundalo ang ipinadala upang ayusin ang mga sirang wire. Sinundan ni Sir G ang sundalo at nakitang nasugatan siya ng malubha. Tinanong niya ang naghihingalong sundalo kung paano niya maaayos ang mga wire, at siya mismo ang gumagawa nito. Bumalik ang koneksyon at mas maraming tropa ang tinawag, ang anim na taong gulang ay nagliligtas sa buhay ng lahat. Maya-maya, nakita namin ang commander at si Katya na nag-uusap sa tabi ng ilog. Sa wakas ay ipinagtapat ng commander ang kanyang pagmamahal sa kanya, at hiniling sa kanya na maging ina ni Sir G. Si Katya ay nasa buwan na, ngunit bago siya makapagsalita ng anuman, isang sundalo ang lumapit sa kanila at nagbigay ng sulat sa commander na nagsasabing sila ay ipinadala mula sa base. Kinabukasan, umalis ang lahat ng mga sundalo patungo sa kanilang bagong base kasama si Sir G. Gayunpaman, sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng isang minahan na pinalipad ang ilan sa kanilang mga sasakyan. Nasaktan ang commander habang namatay sa pagsabog ang ayos ng grupo na malapit kay Sir G. Umiiyak siya at niyakap ang commander. Dala nila ang mga nasugatan at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa kanilang bagong base. Nang sa wakas ay makarating sila sa kabilang base, nakilala nila ang pinuno ng commander, ang general. Siya rin ay humanga sa ambisyon ng bata at binabati ang commander sa pagkakaroon ng ganoong matalinong bata. Kinabukasan, ang kanilang dibisyon ay ginawaran ng banner ng guard at gayon din ang bata. Nangako siyang ililigtas ang kanyang bansa kapag binigay na sa kanya ng general ang kanyang badge. Isang gabi, ang kanilang base ay malupit na inatake, at ang komandante ay nakulong sa ilalim ng mga guho. Umiiyak si Sir G para sa kanyang ama, at sinubukan siyang iligtas. Tinawag niya ang iba pang mga sundalo, na sa wakas ay inilabas ang commander.
Kinabukasan, lumapit si Sergey sa isang nasugatan na commander. Nasaktan ang kanyang mga kamay habang sinusubukang iligtas ang komandante. Ang bata ay isang hindi mapaghihiwalay na bahagi ng koponan. Wala siyang pamilya sa tabi nila, at gumagalaw saan man sila pumunta sa digmaan. Natapos ang pelikula nang makitang lumilipat ang rehimyento sa ibang base. Isang boses sa background ang nagsalaysay na nakibahagi pa siya sa labanan sa Stalingrad, at nakarating sa Poland, kasama ang mga sundalo. Siya ay kasalukuyang kilala bilang pinakabatang sundalo sa buong mundo, at ang maalamat na kwento ng kanyang katapangan, ay kumalat na ngayon, para marinig ng buong mundo.